mga kasityo. So, for today's video, magbabaris tayo ng ginawa nating project na floating foldable table. So, tara guys, umpisa na natin. So, sa video ito mga kasityo, ang gagamitin nating materialis ay liha na 120 grit at saka itong 280 grit. Saka gagamit din tayo ng paintbrush. So, sa video ito, ang gagamitin nating varnish ay itong 2-in-1 stain and varnish. Hudson wood dressing. So, natural lang yung kulay niya. Ayan. So, ito kasi ito yung ating gagamitin kasi nga baguhan lang tayo. So, ito usually yung mga ginagamit ng baguhan. Itong mga 2-in-1 varnish. So, nabili ko to mga kasi ito sa Ace Hardware ng 219 pesos lamang. Maraming variable color to mga kasi ito. Merong walnut, may brown, at saka meron ding maple. So, ang pinili ko mga kasi ito ay yung natural lamang para hindi mabago yung kulay ng ating babarnisan. So, ito nga pala mga kasityo yung ating babarnisan na pyesa. So, ayan, siya ay plyboard. Ayan, so ito yung ating ginawang floating foldable table. So, ating babarnisan siya para magkaroon ng kaunting finish. So, ang una natin gagawin ngayon mga kasityo ay kung makikita nyo, ay magaspang pa siya. At dahil nga hindi pa siya naliliha, so kailangan nating lihain ito ng 120 grit. So lilihain muna natin siya mga kasito ng 120 grit. So ang ginawa ko, kung makikita nyo mga kasityo, ay kinolekta ko yung mga sawdust. Yan, yung aking mga nakuhang gabok doon sa pagliliha ko. So yung mga sawdust na nakuha natin ay imamasilya natin dito sa mga part na to. Itong mga gap nung liston at saka nung plyboard natin. So kung makikita nyo, yan, meron siyang mga konting gap. Yan, so yun ang gagamitin nating pang masilya, para maging pantay-pantay sila at mawala yung mga gap na yan. So ang gagawin natin dito mga kasityo, ilalagyan lang natin siya ng konting wood glue, tapos ipapahit natin na parang pangmasilya. So natuyo na ngayon yung ating minasilyahan. So lilihain naman natin ngayon ulit ng 120. So ayan nga, natapos na nating masilyahan at lihain. So kung makikita nyo kanina mga kasityo ay may mga gap pa ito kanina. So minasilyahan nga natin ngayon ng wood dust. Yan. Ayan oh, makikita nyo wala na siya. Yung gap kanina natakluman na ng mga masilya. So ayan, makikita nyo wala nang guwang-guwang. Yan. Makikita nyo yan, wala na. So nalihan na rin natin siya. Ayan. Nalihan na din natin siya. So ang gagawin natin ngayon mga kasityo ay lilihain natin siya ngayon ng 280 para mas makinis na. So ang gagawin natin ngayon ay i-prepare na natin yung ating varnish. So ang gagawin natin ngayon mga kasi ito, ihahaluin muna natin siya. Ayan, halo na natin. So, salin natin ng konti lang. So, ang gagawin natin ngayon ay i-apply na natin siya ngayon.
So ang pag-a-apply na gagawin natin ay kung saan yung haspe, doon ang apply natin itong ating varnish. Siguraduhin nyo lang na malinis na yung surface natin, alis yung mga gapok. Bago natin lapatan ng varnish. Ayan. So bali yung ating pasada ay isang punta lang. Isang stroke lang. So, pag puro papunta rito, papunta na lang dito, huwag na yung pagganon, puro papunta lang dito. Ayan. Saka huwag yung ulit-ulitin, yung isang mapasadahan, okay na yon. Tuyo na yung ating unang pasada ng ating varnish. So, ang gagawin natin ngayon ay dilihain uli ng 280 grit para maging mas makinis pa siya. Nalihan na natin ng pangalawang beses. So ang gagawin natin ngayon ay papasadahan natin siya ng second coat. Mga kasityo, at natapos na natin yung ating first time na pagbabarnish. Ayan, yan yung naging finish natin. Ayan. So sa unang try, siguro hindi na masama itong gantong pagbabarnish. So ayan nga mga kasityo, at natapos na natin varnishan itong ating pyesa. So ito ay first time ko lamang ginawa. So sa katulad kong first time, siguro hindi na masama itong ganitong klaseng pagbabarnish. So I hope meron kayong nakuhang kaunting kalaman o kaunting idea dito sa ginawa nating video. So kung nagustuhan mo itong video ito, huwag kalimutang i-click yung subscribe button at saka yung notification bell para lagi kang updated sa ating may na-upload na video. So ganoon lang guys, maraming salamat sa panonood at see you sa ating susunod na video. Ingat, God bless!